Good morning mga kamarino. Ngayong umaga ay isi-share ko sa inyo yung video na ang gagawin ko, lalong-lalo na doon sa mga young ones, sa mga youth natin na nangangarap na maging isang membro ng military or gustong pasukin yung pagiging isang sundalo. So sa mga gustong pasukin yung pagmi-military, kumbaga, at maging isang membro ng matikas at isa sa pinaka-the best in soldiery na tinatawag natin, which is my beloved Corps, the Philippine Marine Corps. At dyan ako hinubog, yeah, kung ano ako ngayon meron, di ba? Anong mga skills na napag-aralan ko. Dahil nga mga kamarino, nung nag-umpisa pa lang ako dito sa Philippine Marine, syempre, hindi naman ako ganyan ka, kumbaga, ganyan ka confident sa sarili ko. Siyempre, mahihiyain ako nung during that time kung saan ako nag-umpisa, di ba? Way back 2003. Yan. So, kabado, nandun na lahat. Kasi siyempre, di ba, hindi naman basta-basta ganun-ganun lang yung papasukin natin. Kaya, inaanyayahan ko yung mga young ones natin, yung mga youth natin na nangangarap na pasukin at gustong-gustong maging membro ng Philippine Marine Corps, syempre, ito na dapat ninyong gawin, syempre. Kasi ipapasilip ko rin sa inyo yung mga ginagawa ng mga upcoming training natin. At syempre, may mga kanya-kanya tayo mga story, may kanya-kanya tayong experience bago natin narating yung kung saan man meron tayo ngayon, tulad ng mga training mamaya. Ayan. So, abangan nyo mga kamarino kasi syempre, itong video na to, mapagpulutan ninyo yan ng aral, especially those people na nangangarap na maging isang military. At syempre, welcome kayo dito sa Philippine Marine Corps. Ayan. Basta meron kayong determinasyon sa sarili nyo, at yung baonin niyo yung hirap kung saan man kayo galing, yan lang yung ano natin, yan lang yung dapat ninyong panghahawakan, yan. Syempre yung family natin at syempre kay God, huwag tayong lumimot na humingi ng tulong sa kanya kasi wala nang mas powerful pa sa kanya, di ba? So kapit lang doon sa mga aplikante, doon sa mga young ones and youth natin na gustong pumasok sa military, push yourself na maging isang military someday. So, tara at samahan nyo ako ngayong umaga mga kamarino. Yan mga kamarino, yung mga candidate soldier na ready for takeout na sila is coming October or last week na October. So, piniprepare na nila yung sarili nila para sa upcoming training nila mga kamarino. Sa PFT, magpe-perform din sila ulit ng sit-up, push-up, and then yung kilometers run nila. Ayan. Para at least, yan, yung tatlong exercise na yan, tatlo na qualification para dun sa PFT nila. So, ayan mga kamarino, aside dun sa mga lalaki na applicant natin, meron din silang mga kabats pala na, ano, na female. So, ayan, ito sila, kunan natin sila ng, ano, ng kanilang saloobin kung bakit nandito sila ngayon sa Philippine Marines. Ayan. So, dito tayo mag-start. Ako po si Mabel Villanueva. Ang una-una ko po rason bakit ako nag-join ng Philippine Marines is yung family ko po. So, sobra po kasi yung hirap ng buhay ngayon. Mahirap po talagang maghanap ng stable na trabaho. Okay. Kaya, gusto ko po kasi nasuportahan yung pamilya ko, kaya po ako sumama dito. Nice. Sa'yo naman po. Ako si Justin.
So, unang-una kung bakit ako nag-apply sa Philippine Marines dahil gusto ko magkaroon ng stable job dahil sa panahon ngayon, mahirap paghanap ng trabaho kahit na college graduate ka. Pangalawa, makatulong sa pamilya. At pangatlo, to serve our country. Nice one. Ako po si Christian, unang-una po para po makatulong sa family at magkaroon ng stable job at siyempre po makapag-serve. Nice one. Ako po si Vanessa Miguelan. Kaya po ako nag-apply sa Philippine Marine Corps. Gusto ko magkaroon ng stable job, makatulong sa family and makaserve sa country. Kasi ito na po talaga yung pangarap ko simula po yung bata. At para may patunayan sa sarili. Yun lang. Very good. Ako po si Christian C. Bautista. Gusto ko pong makapasok sa Philippine Marine Corps. Gusto ko pong magkaroon ng permanent job, makatulong po sa family at makaserve po sa country. Okay, anong course mo? Anong natapos mo? BS in Criminology. Nice one. Tapos? Ako po si Risa Oxino. Gusto ko po, kaya po ako pumasok sa Sundalo. Kasi gusto ko po makapag-serve sa Afghanistan. Gusto ko po magkaroon ng experience. Nice one. Anong natapos niyo po? Criminology graduate. Okay, ikaw? Senior High School graduate. Second year college financial management. Nice one. BS agriculture. And then? Third year college BS entrepreneurship course. Okay, very good. Thank you. Last one na lang. Ano po ba yung gusto niyo masabi or ano pa yung gusto niyo mabigay na tawag nito, inspirasyon doon sa mga tao na katulad din ninyo, especially doon sa mga female natin na nagbabalak na pasukin yung pagiging isang military? Una-una po, determinasyon at pangalawa po as ay inspirasyon. Kasi kung wala po tayong inspiration sa pagpasok sa Philippine Marine Corps, mawawalan po tayo ng fire. At pangatlo po is kailangan po talaga nating paghandaan mentally, physically, and financially kasi marami po talaga tayong aasikasuhin kapag papasok po tayo. Nice one. Okay. Sa mga female na gustong makapasok sa Philippine Marines, so una-una dapat determinasyon, may tiwala sa sarili at higit sa lahat. May pananalig kay Lord at kung kaya ng ibang female is kaya mo rin at hindi lang basta babae na kung kaya ng ibang male yung mga ibang kaya ng female male na gawin kaya niyo rin hindi lang basta yung mga babae. Nice one. Okay. Sa lahat ng mga female na magsasari kailangan may lakas ng loob at determination para subukin po yung loob na sasari po. Marami po silang pagdadaanan at bago po silang makarap sa dulo. At alam ko po kakayanin po yung nakatulad po ng mga lalaki. Okay. Sabi ko lang po sa female na nag-apply for Marines po ay ano lang po, ang advice ko po sa is lakasan nila yung loob nila. Hanapin nila yung reason kung bakit sila sumali sa Marines kasi hindi po madali yung papasukin po nila. Tsaka dapat i-mindset na lang po, i-mindset po lagi na nakaya nga po ng ibang female na naging Marines, kakayanin din po natin. Yun lang po. Okay. Para po sa akin, masasabi ko lang po, kahit anong mangyari ay patuloy lang po tayo sa pangarap natin. Lahat okay. Ng hirap, may magandang kapaligid. Nice one. And sa'yo, last? Sabi ko lang po sa mga gusto po masasabi. Kailangan po mag-open ito. Kailangan lang po mag-strive para So ayan mga kamarino, narinig niyo yung kanilang sinasabi lalo na dun sa mga young ones natin, especially yung mga female na nagbabalak na pumasok sa Philippine Marine Corps. And not only females, syempre doon din sa mga kalalagyan na gustong pumasok. So, tularan natin sila. Ayan sila, oh. Nandito sila, handang-handa na sumabak sa training. Ano yung pangalan mo? Bon Andre Villoserte. Bon Andre Villoserte. Okay. Ilang taon ka na? 21 years old, sir. So, meron na ba dito 25 or ano? Meron 26 na, sir. Okay din, 25. So kasi 'di ba yung age limit natin is hanggang 25 lang, I mean 25. So since recruit kayo, galing lahat Palawan. Wala nang ibang ano doon,
wala nang ibang galing dito sa Manila, tapos pumunta ng Palawan, mga ganun. Meron sir, pero nilipat na sila ng international ngayon sir. Ah, okay. Pero kasabayad din namin sir. Okay, ano pala natapos mo? K-12 sir, tapos FAB System Installation in situ. Ano? FAB System Installation in situ, sa mga solar sir. Okay. Sa K-12 ako sir. Okay, may mga degree holder ba sa inyo? Sir, mga 4 years sir. Meron din for 4 years dito. Okay. Mga anong course? Cream, sir. Cream, tapos? Education. So, anong plan nyo? Anong plan nyo? Doon sa mga naka tapos ng 4 years course or merong degree, ano yung plan nyo after nyo na makapasok? After nyo makagraduate ng training? Ay, sir, sunod pa rin sa papagawa, sir, na next. Wala ba kayong plan na pakad or what? I mean, yung mag for officer, ganun. Hindi sa kanila, sir. Mm-mm. Anyway, may knowledge ba kayo about sa direct enlist? Kasi yung mga I think yung Marines naman, nagda-direct enlist sila, but dun lang sa mga qualified course yata na, like for example, mga IT, yung ganun, tapos accounting, business ad, mga ganun, engineers, computer engineering, mga ganun. Kasi most of the time ngayon kasi, parang nangangailangan yung core ng mga ganun courses. So kung graduate kayo doon, pwede naman ninyong yun. Meron naman sir sa Palawan sir na may ni-recruit din silang mga sir, for officer. Ah, okay. So, mga 4 years niya sir. So, tanungin kita, ready ka na ba na ready ka na bang mag-training? Sir, simula sa kung sir, alam ko na yung kung anong papasokin ko sir. Kaya disini din ako sir. Oh, very good. So, ayan mga kamarino. Ready na daw siya na mag-training at alam na alam niya yung kanyang pinasok. So, kayo naman dyan, Brad. Bakit sa daming brands of service, bakit gusto niya sa Marines? Kasi sir, yung Marines talaga sir, matitigas talaga sir. Saka, ito yung napili namin kasi sa halos lahat ng pan talaga, yung Marisa ganakita talaga namin ng disiplina talaga. Actually, may yung ibang branch, mag-disiplina rin, pero iba talaga yung Marisa, sir. So, ayun na nga. Siyempre, yung core kasi is kilala yan siya sa one of the best in soldiery. Diba? So, the few, the proud. Yan yung Philippine Marine Corps. So, siguro, sana makikita ko kayo lahat someday na nakapasok sa core at hindi mag back out at mag awol. Dapat tapusin niyo yung training niyo. Kasi alam naman natin yung pagsusundalo, 'di ba? Hindi naman basta-basta lang 'yon. Dapat prepared yung katawan niyo, 'di ba? So hindi lang din yung katawan but din yung mind, 'di ba? Kasi marami kayong mapagdaanan para i-mold kayo doon. Kumbaga yung pagiging civilian natin, mag-change ng konti doon sa pagiging attitude ng isang military. So, ano yung ginagawa nyo every morning? Sir, 5 a.m. pa lang, sir. Pag-coordination na kami, sir, para mag-exercise. Okay. Para hindi kami sa take off, sir. Ready for? Take off, sir. Saka position. Okay. So, taga Palawan ka rin. Anyway, ako, Palawan batch ako, 2003. So, may nasundan ako ng Palawan batch is 1997. Tapos kami na, 2003. So, congratulations kasi Palawan batch din, Palawan batch na kayo. Kayo na yung pangatlo na batch sa akin. Kasi pangalawa ako, I think pangalawa pa lang na batch yung sa amin. 2003 yun. So ngayon naman yung Palawan, may Palawan batch na nung natatawag. Na 2022 na.
So, good luck sa training nyo. At huwag talaga mag-give up. Tapusin nyo yung training nyo. Huwag kayong mag-awal kasi, di ba, alam naman natin na bawat isa sa inyo merong napagdaan ng experience bago nyo ito nakuha. So, dapat panindigan nyo yan. Di ba? Pag-apply pa lang, sir. Pag-apply pa lang, sir. Pag-utang lang sa mga pag-last, sir. Mm. Dito na, sir. Sorry. Okay. So, tanungin kita, Brad. Ano ba yung ano mo? Ano ba yung reason mo? Or ano ba yung pwede mong sabihin doon sa mga nangangarap din na katulad ninyo na papasukin yung ano, yung pagiging military? Tuloy lang, sir, kasi lahat naman to may purpose dito. Tayo din na lang, ano, kadana. Para dito talaga kasi nag-try din ako sa ibang brand, sir, eh. Okay. Talagang dito, para dito, sir, talaga ako, sir. Tapos, sa pamilya ko rin, sir, kaya tinus ko na dito kasi yung tapos may sakit din, sir, dalawang taon na nakaiga. Kailangan din ang pag-gastos. Okay. Kaya na-push ko talaga dito, sir, ng mga pasok talaga, sir. Okay. Ikaw naman, Brad. Ano yung ano mo? Ano yung pwede mong masabi dun sa mga youth natin or yung mga nangangarap din na pasukin yung pagiging isang sundalo? Ano yung pwede mong masabi sa kanila? Paano mo sila hikayatin na mag-apply dito sa Philippine Marine Corps? Paano, sir, dito, kung mag-apply sila, dapat buo yung kanilang kaluubar at saka yung paghihirap ay sa umpisa lang yan. Pagdating dito sa kwan, sa pag makasurvive na lahat ng exam, masasabi niya talaga na masarap sa pakiramdam at saka mas lalo na pag nakagraduate sa dito sa Marine Corps. At saka yung pagod, hirap, saka yung mga gastos na yan, sa umpisa lang yan. Mababawi rin naman yan, yun ang isipin niyo, mababawi rin niya pag nakagraduate na. Okay, so dito tayo. Kayo, ano yung ano masasabi niyo dun sa mga young ones natin na ano na nangangarap na pasukin yung pagiging isang military? Sa mga nangangarap na gusto mag-military, patagan niyo lang yung loob niyo. Dapat nice yung gusto niyo. Pursigin niyo talaga na kaya niyo abutin. Kung kinayang namin, kakayanin niyo rin yan. Tiwala lang, dasa lang. Very good. Sa'yo naman, Brad. Sa mga nangangarap magpasok ng military, laban lang kahit anong hirap, laban lang, magsusuko agad-agad. Kailangan magsigido na kailangan isipin natin na kaya natin ito, makakamit yung pangarap natin. Ikaw, Brad, meron ka pang may idagdag? Meron, sir. Kailangan ang mindset natin sa training. Kailangan matatapos natin yun. Tsaka, ano, kailangan tiis, baba natin yung pride natin, tapos, ang sa isip natin, tatak natin sa isip natin na makakagraduate tayo. Okay, very good. So, yun na nga mga kamarino, yung kaharap ko dito ngayon is from Palawan, Puerto Princesa, Palawan. So, saang lugar man doon sa Palawan, sila nang galing. Tapos, nandito sila and ready na sila at handa na silang mag-training at pumasok dito sa Philippine Marine Corps. So, I'm so happy na nabigyan ako ng time para kausapin sila. So, I wish na lahat sila makagraduate someday at magiging isang matikas din na member ng ano ng core, which is the Philippine Marine Corps, mga kamarino. So doon sa mga ano doon sa mga nangangarap pa na pasukin yung pagiging isang military, nakita nyo na or so in a short period of time meron silang naisabi sa inyo. So I hope na kapag bigay sila ng konting idea para dun sa inyo na mapos pa ninyo yung mga pangarap ninyo. Hold on lang, kumapit lang kayo sa mga dreams ninyo sa buhay at lahat yan makakamit sa tamang panahon as long as na meron kayong ano
trust and confidence dun sa sarili ninyo. Huwag niyong walain. Syempre, yung 3 years, lagi po tayong humingi ng guidance kay Lord. So, siguro mga kamarino, yun lang ang maibigay ko ngayong araw. So, abangan nyo pa yung next na mga videos ko na ibibigay sa inyo. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panonood ng aking mga videos. So, thank you sa lahat ng subscribers and sa lahat po ng mga tropa na naniniwala sa akin at sa walang sawang panonood ng mga videos ko, mga kamarino. Keep safe always saan man tayo mapunta. God bless.